pag-usapan po natin colon cancer. Napakahalagang sakit, hindi natin pinapansin, pero marami nagkakaroon nito sa Pilipinas. Ito yung warning signs na sinasabi ko sa inyo, 8 warning signs. Sa Pilipinas, one of the top cancers ang colon cancer. Pakita natin, Doc Lisa. Sa mga babae, number 1 ang breast cancer. Ayan. Sa mga lalaki, number 1 ang lung cancer. Mas mataas lang konti. Pero ang colon cancer, itong kulay dilaw, ang dami. So, number 2, number 3, top cancer causes yan. Ang dami nagkakaroon nito at marami namamatay. Ang warning signs nito, mahirap malaman. Minsan, walang sintomas. Ang napapansin mo lang, medyo constipated siya. Kasi nga, may baray. Nagbabaray yung bukol. Minsan constipated, minsan nagtatae, paiba-iba. Kung malala na itong colon cancer, ito yung colon, no? Malaking bituka. Pag barado na yan, yung lumalabas na dumi, maliit na. Lumiliit na, parang ganito na lapis na, narrow stools, parang lapis. Yung tiyan masakit, pero parang hindi mo alam na saan ang sakit. Kadalasan sa may baba, sa kaliwa. Kung may dugo, nako, pwedeng almoranas, pwedeng colon cancer. Minsan ang dugo hindi nakikita, maliliit lang na sugat. Nagiging anemic, maputla, sabihin marami ng dugo ang lumalabas. Namamayat, kahit anong cancer, namamayat. Namayat ng 10 pounds na hindi nagda-diet. Laging pagod. Laging weak ang pakiramdam. So, ito yung mga sintomas, ha. Ulitin ko lang, ha. Kasama to yung sakit. Yan, ha. Dumi, matigas, malambot, fatigue. Yung sinasabi kong cramping, pamamayat, at kung advanced na. Ito naman, pag advanced na talaga yung cancer, pati na sa kulani, kumakalat yung cancer, at hindi na makakadumi, barado na, hindi na makalabas ang dumi. Minsan doon na nagko-consult yung mga tao. So, bakit nagkakaroon ng colon cancer at sino at risk dito? So, kasali ako dito, lahat ng lalaki, edad 50 pataas. Babae din, mas maraming lalaki may colon cancer pero marami ring babae. Kahit walang 50, wala pang 50 years old, pwede pa rin magka-colon cancer, 30s, 40s, pero mas madalang, mas madala sa 50 and above. Kung may lahi kayo, may kamag-anak, may pinsan na may colon cancer, mayroon na kaming kamag-anak na may colon cancer, matataba kumain. Kasi syempre, bituka yan eh. Large intestine natin, di ba? Bakit maraming colon cancer sa Pilipinas? Ano ba pinapasok natin sa bituka natin? Yung mga kinakain natin sa kali, sa street food, lahat ng mga tusok-tusok, mamantika, matataba. Ayan, no? Ayan ang paborito natin. Ayan, no? Bacon, fried foods, karne, ito, prito, alak pa, sigarilyo pa. Yan po yung mga risk factors. Siyempre, kung maraming itong mga karne na naka-imbak sa tiyan, nakadikit lagi yan, yung dumi natin nakadikit sa large intestine, mas malaking chance magkaroon ng cancer. Kaya ang gusto natin, malambot ang dumi, laging lumalabas ang dumi. Yung iba nga, sinasabi parang colon cleansing, di ba? Quote unquote. Actually, ang pinaka-colon cleansing is high fiber diet, mas nalalabas mo yung dumi mo. Ayaw mo yung constipated, 4 na araw, hindi dumudumi. Hindi nakadikit lahat to sa intestine. Baka maging cancerous. Ito po, inuulit lang natin. Another picture lang, smoking, bawal, kulang sa fiber, hindi nag-exercise. Pag hindi nag-exercise, constipated, malakas sa alak at may lahi. Yan ang mga risk factors. Pwede mag-cause ng colon cancer. Para malaman, mahulaan, mga edad 50 years old, dapat magko-colonoscopy. Or kung meron kayo naramdaman, actually, ang colonoscopy, minsan every 10 years. Bihira lang, pero depende. So, pwedeng colonoscopy, papacheck sa doktor, pwedeng fecal occult blood test, yung dumi, chinecheck kung may dugo. Tapos, ito po isang risk factors, pag sinilip nila, oras na may nakitang polyp, ito hindi pa to cancer, hindi pa to sure cancer, para siyang laman na nakausli. Pag may nakitang polyp,
risk factor yan. Tinatanggal yan. Pag tinanggal yan, sinisilip, binabiopsy. Pag nakitang cancerous, oh, kahit hindi cancerous, tinatanggal. Pag nakitang cancerous, mas chinecheck ito. Ito yung early stage na possible maging cancer kung may polyp. So, pag cancer na may mga stages, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Pag stage 1, nandito pa lang sa loob. Ayan, no? Pag stage 2, lumalabas na yan. Papunta na sa kulani, stage 2, stage 3. Pag malayo na nilipatan ng cancer, stage 4 na. Mas maagang stage, pag dito natin nahuli, tatanggalin lang to, puputulin lang to, okay na ang pasyente. Magaling na. Maganda na ang buhay. Halos marami mabubuhay na ng normal. Mahuli mo ng maaga. Kaya importante yung warning signs. Pero pag nahuli mo ng matagal na stage, kaya pa, pero baka lumabas na kasi yung cancer dito sa intestine. Eh. Lumipat sa ibang parte ng katawan. Eh. Kumakalat kasi yung cancer kung saan-saan. Anong ginagawa sa treatment ng doktor? Pag polyp, tanggalin. Surgery, basta cancer, o operahan, puputulin yung area. Minsan, dinadagdagan ng chemotherapy kung kailangan pa, kung mataas ang stage ng cancer. So, ito gagawin natin. Paano tayo iiwas sa colon cancer? Exercise, para gumalaw ang bituka. Huwag magpapataba, huwag kumain ng puro karne, puro taba, puro processed meat, hotdog, salami, paminsan-minsan, wag lang madalas. High fiber foods para maganda yung pagdumi. Ingat din sa gamot pag hindi kailangan. Itong mga masustansyang pagkain, tuturo ko. Don't smoke, bawal ang alak, at mag-i-screening. Nga, check up sa doktor. Ito po ang mga risk factors. Ito po yung evidence-based. Bilang internist and cardiologist, syempre ito ang tinitingnan natin. Ito po yung talagang napatunayang may tulong para makaiwas sa colon cancer. Green is go. Itong red ang bawal na talagang nakakadulot ng cancer. Ito yung proven na masama. Ito, convincing evidence, probable evidence. Sa nakakasama, processed meat talaga eh. Yung mga hotdog, salami. Sabihin, bakit binibenta? Pwede mo kumain pa konti-konti. Nasa dami naman ng kinakain mo eh. Diba? Kung pa konti-konti, pwede. Kung madalas, alak, overweight. Yan, no? Sa karne, medyo masama din. Pero probable cause lang. So, ito, iwas. Ito, dapat gawin natin. Nakakabawas ng risk. Mas hindi ka tatamaan ng cancer. Exercise. High diet, dietary fiber. Yan ang napakaganda. So, ito po yung mga pagkaing makatulong pang-iwas sa colon cancer at sa lahat ng cancer. Prutas, ang daming antioxidants. Apple, banana, strawberry, orange, kahit anong prutas. Non-starchy vegetables. Yung gulay na talagang mataas sa fiber, lettuce, cucumber, broccoli, cabbage, carrots. Pwedeng medyo mataas sa whole grain, brown rice, wheat bread, oatmeal. Beans, okay ang beans. Wala pong problema dyan, soybeans. Isda ang mas white meat, ibig sabihin chicken, eggs at fish, kasi binabawasan natin ang red meat eh. Tsaka pwede rin mani. Ito po yung mga sinabi ko, isda, very healthy, prutas, whole wheat, mga beans. Ito yung mga good, ito yung mga healthy na gulay. Ano ba to, guyabano? Ito yung mga iniiwasan, alam niyo naman ito. Bawal ang sunog, di ba? Processed meats, konting bawas. Masyado matatamis, bawas din po tayo. High fiber, napakahalaga. Dietary fiber, napakahalaga para gumanda pag dumi natin. Kasi pag maraming fiber, para siyang mawalis eh. Marami siyang fiber. So may bulk yung dumi mo. Paglabas niya, isang labas. Nagkakaroon ng parang body eh. Nagiging mas solid yung dumi mo. Kaya paglabas, tuloy-tuloy. Maganda. Kasi kung wala kang fiber na kinakain, lalo nang titigas, mai-imbak yung dumi. Ayaw natin na i-imbak sa tiyan. Eh. So, ano mga high fiber? Ito, yung balat. Ha? Yung balat ang maganda. Apple with skin. Yan, yung mga may fiber. Orange, strawberry. Yan, ito po. Sa prutas. High fiber. Ito, mga
peas, beans, mani, ito, sari-saring gulay, green peas, broccoli, lettuce, sweet corn, carrots, tomatoes, pwede po. Yan. So, sana po nakatulong tong video para makaiwas sa colon cancer. Ingat po tayo, napakahalaga nito. Minsan, binabaliwala natin. Pero tandaan nyo, more ito ang kakainin, bawasan natin ito.